Tunghaya natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Chapter 7. Kinabukasan, maaga si Mario. Kasalukuyan pa lang na naghahanda si Anisha para sa mga files ng pasyente na nakaschedule sa araw na yon. Dumiretso ang ama sa silid nito at agad siyang tinawag saka nagabot ng envelope sa kanya. "That's an invitation for Abarintos anniversary, Annie. Taon-taon ay sumasama si Lily sa okasyong dinadaluhan namin sa mga kaibigan ng pamilya. And you are close to Sander also." Mabilis niyang inilapag ang imbitasyon sa mesa ng ama. "Hindi ako sanay sa ganyang mga pagtitipon, Mario." At pilit siyang humiti. Alam niyang sa okasyong ito, gustong i-anunsyo ng mga magulang ni Sander at Leia ang engagement ng dalawa. Habang tumatagal, ay lumalalim na ang relasyon nila ng binatang doktor. Pero lalo ding nagiging komplikado ang lahat para sa kanya. "Ipapasundo kita sa driver. At kung iniisip pong susuotin, I can ask Leia to choose a dress for you. She's coming today to see Xander." "Leia will not go with me, Mario." Sigurado siya doon dahil nakikita niya ang pagkadisgusto sa mukha ni Leia tuwing titingin sa kanya. "At hindi ko rin gustong dumalo, lalo na't bago pa lang naman ako nagtatrabaho dito." "Don't say no, Annie. Gusto ko makita ang isa ko pang anak na nakikihalubilo sa mga kaibigan ko. You get along with people so easily. Magaan kang katrabaho and you deserve to attend parties once in a while." Hindi pa man siya nakaka-recover sa imbitasyon ni Mario, ay dumating na si Leia. Wala pang 10 segundo na dumating naman si Xander. "Oh, hi babe!" Agad nang malik si Leia kay Xander na inaasahan niya na. May kurot man sa dibdib na hindi niya masisi si Xander kung hindi pa rin siya tinitigilan ng kapatid sa ama. Siya ang mapilit na ilihim pa din ang relasyong meron sila. "Narito ka na pala, Leia. I just gave Anisha the invitations for Abarintos anniversary next month. She will be needing an evening dress. Maari mo ba siyang samahan?" "I have so many old evening gowns at home. Hindi na kailangan gumastos para sa kanya, Dad." Nakasimangot namang tugon ni Leia bago lumapit kay Mario at humalik sa pisngi nito. "Baka marami ng pasyente sa labas." Paalam niya kay Mario saka mabilis na lumabas sa silid. Nakasunod naman si Sander sa kanya. "I am waiting for your decision, sweetheart. Time is ticking." Nakayuko ito sa kanya habang siya na may nasa mesa para asikasuhin ang files ng mga pasyente. Hindi siya makasagot dahil hindi naman siya ang gusto ng magulang nito kung hindi si Leia. Even Mario wants Sander for Leia. "Pwede mo ba akong samahan mamaya sa mall? I need a brand new shoes for the party, babe." Malambing ang tinig na wika ni Leia kay Sander. Tulad ng lagi nitong ginagawa, nakasukbit ang mga kamay nito sa braso ng binata. Xander rolled his eyes in disapproval and turned down Leia's request immediately. "Siguro si Anisha ang imbitahan mong mamili ng mga gamit mo. Then I can pick you after. Sabi ng dad mo ay kailangan niyang bumili ng damit, hindi ba? Is she really coming to the party?" "Mayayaman lang ang naroon. Baka ma-out of place siya." "I'm not going." Mabilis naman niyang sagot na agad lumipat ang tingin ni Sander sa kanya. "Nabanggit lang naman ng daddy mo na dati nang sumasama si Lily sa anniversary ng Abarintos Corporation. Pero hindi ibig sabihin na pumapayag ako." "Lily is considered the family." Dagdag pa ni Leia. Hindi na siya sumagot pa para hindi na humaba ang usapan. Hindi rin niya inaasahan na gaganda pa ang pakikitungo ni Leia sa kanya. Dahil likas dito ang pagiging mata pobre. Kapag nalaman itong anak siya ni Mario sa labas, ay tiyak na magwawala to sa galit. "And as one of the owners of Abarintos Corporation, I am inviting you to attend the party.
At kung kailangan mo ng sasakyan papunta sa hotel, susunduin kita sa apartment niyo. Sabat ni Xander na ikinagulat niya. But you are my date that night, Xander. I am reminding you. Mataas na boses ni Leia na nagpalingon sa mga taong naroon. Don't ever bring another woman dahil tayo ang dapat magkasama sa gabing yun. Isang irap ang pinakawala ni Leia sa kanya, saka ito lumabas sa opisina ng ama. Si Xander ay nanatiling nakatayo at naghihintay sa sasabihin niya. Nakatayo pa rin si Xander. Makalipas ang ilang minuto pero tahimik lang si Anisha at nagsimula nang inaabala ang sarili sa mga pasyenteng naroon. Hindi niya inaasahan na iimbitahan ni Mario si Anisha sa Abarintos Corporation. Kung may relasyon ang dalawa, hindi dapat inilalapit ni Mario si Anisha sa mata ng mga kaibigan nito at sa pamilya nito. He even asked Leia to bring Anisha with her to buy her clothes to wear. Napapaisip siya sa kung anong totoong relasyon ng dalawa. While he was afraid to bring Anisha to the party too. Hindi niya gustong makita ng pamilya ang kinahuhumalingan niyang babae ay pag-aari ng iba. That Anisha doesn't want a serious relationship with him because she can't leave Mario. She is Mario's secret affair. Samantalang siya naman ay ang secret affair ni Anisha. Who is fooling whom? I'll pick you up at 5 o'clock. Bulong niya kay Anisha bago siya lumabas sa opisina ni Mario. Gaano man kakomplikado ang sitwasyon niya sa babaeng iniibig, hindi niya to kayang sukuan. Everything will fall into places eventually. Sa ngayon ay masaya sila ni Anisha. Alas 5 ay nasa pintuan ng opisina ni Mario si Xander. Tulad ng dati ay dinadala siya nito sa restaurant para sabay sila maghapunan. Tumatawag si Leia kay Xander dahil nagpapasama to sa isang mall. Pero hindi niya sinasagot ng binata ang telepono nito. Ngayon ay isang penthouse ng hotel siya nito dinala kung saan tanong niya ang buong siyudad ng Quezon City. Nagagalak ang puso niya sa ipinapakitang effort ni Xander para magkaroon sila ng oras para sa isa't isa at hindi siya nito pinipilit sa anumang bagay na hindi niya pa kayang ibigay ulit. Gusto niyang ipagtapat ang lahat at tingnan kung hanggang saan siya dadalhin ang pag-ibig niya dito. Pero natatakot siyang sa huli ay sapat na kay Xander na isa lang siyang lihim na pag-ibig nito. Na si Leia pa rin ang pipiliin ito dahil ang mga ito ang magkapantay kung yaman ang pagbabasehan. Pero gusto niyang subukan. Are you sure you don't want to go to the party? Tanong ni Xander habang nakayakap sa bewang niya. Gusto niyang dumalo at makilala ang pamilya ng binata. Pero mas nananaig ang takot lalo at alam niyang si Leia ang inaasahan ng mga ito na kasama ni Xander. Hindi na siguro. Wala rin naman ako makakausap doon dahil nandun si Belinda para kay Mario at si Leia para sa'yo. Mahina niyang sagot na halos magbara sa lalamunan niya. Kung iisipin ang mga pangyayari, ay intruder siya sa buhay ng mga ito. Hindi rin ako sang-ayon na pumunta ka. Pagkatapat naman ni Xander ay kinagulat niya. May kirot sa puso siyang naramdaman pero pilit siyang umiti para itago ang sakit sa narinig. Kung kailan gusto niya ang paglaban ng pag-ibig dito at sumugal kung hanggang saan niya kakayanin ng sakit, saka naman siya binigyan ng dahilan ni Xander na manatili na lang sa sitwasyon nila ngayon. Dahil makakasagabal ako sa inyo ni Leia? Biro niya sa binata na pilit itinatago ang pagsiselos. Wala siyang dapat ireklamo sa katayuan niya ngayon kay Xander dahil siya ang tumanggi na ipagtapat ang totoong relasyon nila ni Mario. Dahil hindi rin kita maipapakilala bilang girlfriend ko, lalo ngayon na nandun si Mario, hindi ko rin gustong makita na nilalait ka ni Leia sa harap ng maraming tao. She totally needs medical help. Hindi na siya umimik dahil sa mutsaring emosyon sa ngayon ay wala siyang panghahawakan kay Xander. Dahil nakatali ito sa kagustuhan ng mga magulang na ipagkasundo kay Leia. Nagagawa man nitong tumanggi ngayon, hindi niya alam kung hanggang kailan. Isang araw, nawala si Mario ay biglang dumating si Leia. Kasama ni Xander at isang sampal ang pinakawala nito sa kanya. Sa pagkakabigla hindi siya nakakilos.
kahit ang binata ay nagulat sa inasal ni Leia at agad iniharang ang katawan. My mother got a mild attack because of you. Anong relasyon meron ka sa daddy ko, ha? Anong sinasabi mo? Do you think kaya niyong itago sa amin? I know something's going on the moment dad hired you all of a sudden. And now, he bought an apartment to give to you? Paro at parito si Leia sa opisina habang nanggigigil sa galit. Si Xander ay nakaharang pa rin baka sakaling muli siyang siguro ni Leia. Ang mga tao sa labas ay nakatingin. Dahil sa ingay, nagawa ng babae. Walang hiya ka! Napakawalang hiya mo! Stop it, Leia! Warning ni Xander. I will scold that bitch as long as I want para malaman ng lahat ang kalandian ng babaeng yan! Nang akba siya susugurin ulit, ay pumagit na kaagad si Xander at iniharang muli ang katawan. Pinilit itong lumabas sila ni Leia para mailayo sa kanya. Siya ay tuluyang napahagulhol sa sama ng loob at kahihiyan. Inihatid na ni Xander si Leia hanggang sa bahay ng mga Soriano at inalam ang kalagayan ni Belinda. Mabuti naman ang kalagayan nito ayon sa doktor, but Leia was still furious. I will make sure that she'll be fired right away. Wika nito. Wala siyang masabi para mapagaan ang loob nito dahil hawak nito ang lahat ng papeles ng apartment ni Anisha. The lawyer forgot to be cautious of its confidentiality. Kaya nakaabot yun kay Belinda. Mario's face was gloomy. Tila may pader sa pagitan ng mag-asawa. Bumalik siya sa opisina ni Mario at inabutan pa din umiiyak si Anisha. Niyakap niya to at inalo. You should go home and rest. Kinuha niya ang bag nito at pinilagay doon ang mga gamit. I want to talk to Mario, please. Wika nito sa kanya ngunit umiling siya. The couple are not in good terms right now. Mapapalala nito ang sitwasyon kapag nalaman kinausap mo pa. Leia wanted you fired but no one will take over your place. Pero naghahanap na sila ng ipapalit sa'yo. Sana hindi ko nalang tinanggap ang apartment. Wika niya sa pagitan ng paghikbi. Yumuko si Xander at hinawakan ang mga kamay niya. Mario is a married man, Anisha. Alam mo dadating ka sa puntong ganito, kalimutan mo na siya. Hindi siya makasagot. Gusto niyang makausap ang ama bago siya makagawa ng desisyon. Ngunit tama si Xander. Lalo lang gugulo ang sitwasyon. Pagkatapos ayusin ang gamit, inihatid na siya ni Xander. Kinabukasan, ay hindi na siya pumasok dahil wala namang abiso sa kanya si Mario. Si Leia ay walang tigil sa katatawag sa kanya para murahin. Xander was right. Leia is sick. Gusto niyang makausap muna si Mario para inilinisin ang pangalan niya. Pero hindi ito tumatawag. Kahit si Xander ay hindi na rin nagpaparamdam mula ng edit siya nito. Dalawang araw na ang nakakaraan. Makalipas ang dalawang araw, ay pinuntahan siya ni Mario sa boarding house. Kumusta na si Belinda? Tanong niya sa ama. Okay na siya, Annie. But Leia is still mad at me. I'm sorry, Mario. Sana hindi na ako pumayag sa apartment na binibigay mo. Ako ang may kasalanan, Annie. Don't blame yourself. Pero may ipapakiusap ako sa iyo na wala makakaalam ng totoong relasyon natin. Alang-alang kay Leia. Iniisip na nilang may affair tayo, Mario. Hindi ba't mas magaan naman tanggapin na anak mo lang ako sa labas? Matagal ng panahon naman ang nangyari sa inyo ni Mama. Yung yaman lang ay wala naman akong habol, alam mo yan. I know, Annie. But Leia will be devastated. She's undergoing depression right now. Lalo tila lumalayo na si Xander sa kanya. At kung malalaman niyang may iba akong anak na babae, hindi ko na alam kung anong mararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig sa ama. But maybe he was right. Intruder siya sa buhay nito. Pero minsan ay gusto niya kahit paano, panindigan man lang siya nito. Kahit sa ganitong pagkakataon man lang. Then I guess, it's goodbye, Mario.
I apologize for causing chaos in your family. Huwag mong sabihin yan, Annie. I know I've not been a good father to you and I'm sorry. Tumango siya dahil wala nang iba pang sasabihin, ay nagpaalam na din siya dito. Imbis na magmukmok muli ay pinasya niyang dumalaw sa dati niyang pinapasukan at kinumusta ang mga dating kasama sa trabaho. Namiss niya ang mga to. Makukulit pero masayang kasama. Hey babe! Saan ko utang ang pagdalo mong ito? Biro ni Johnny nang makita siya. Bakit? Bawal na bang dumalaw? Ganting biro naman niya. Bawal kung dadalaw ka lang pero kung babalik ka na welcome ka dito. Ngumiti siya rito at kahit paari na ibisan ang sakit na nararamdaman niya. Tila ang pagpapaalam niya sa ama at ang huli nilang pagkikita na. And she also misses Xander so much. It's been 2 days and he never showed up. Baka naayos na nito at ni Mary ang tungkol sa kanila ni Leia. Her half-sister was lucky to have both of men that she wanted. You look sad. Tara, labas tayo. Kinuha ni Johnny ang susi saka pinasakay siya sa kotse nito. Dinala siya nito sa isang bar at umorder ng mahinang klase ng beer. Iinom ka ba? Mukhang mabigat yung dinadala mo ah. Hindi siya sumagot. Bagkos ay kinuha ang isa saka dinala sa labi. Huwag mong sabihing love life ang problema mo at magsiselos talaga ako. Magsiselos nga ba? I heard something a while ago about this Sabrina girl. To Junia dito. Si Sabrina ay bago pa lang sa kumpanya at bago nitong nililigawan ayon sa mga dating kasamahan. Ikaw eh, iniwan mo ko. Mas bubuti ang kinabukasan mo kay Sabrina, maniwala ka sa akin. Pero tama ba kung love life ang dahilan kung kalungkutan ng nakikita ko sa iyo? Sort of it. Uuwi rin ako ng Batangas bukas kaya bumisita na ako ngayon eh. Naalala niya ang sinabi ng ina na huwag siyang papayag na apihin ang pamilya ni Mayo. Kung ako na lang sana ang pinili mo, wala kang problemang ganyan ngayon. Huwag ka na makinayang, Johnny. Komplikado ang buhay ko kaya hindi kita dinamay. Well, nandito naman ako palagi kung kailangan mo ko. At kung gusto mong bumalik sa trabaho, eh welcome ka anytime. Salamat, Johnny. Pag-iisipan ko. Nakalimang bote rin siya ng beer pero nasa isip pa rin niya si Mario at si Xander. Alas 9 na siya inihatid ni Johnny sa apartment. Bigla siyang kinabahan nang makita ang sasakyan ni Xander na nakapark sa kabilang gilid ng kalsada. Nakasandal ang binata sa hood ng kotse na naaabutan ng ilaw na nanggagaling sa poste. Pagbaba niya ay agad siyang tumawid sa kinaroroonan nito. Gusto niyang yakapin ang binata at umiiyak sa mga bisig nito. Ngunit madilim ang anyo nito paglapit niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang makalapit dito. 2 araw itong hindi nagpakita pero ito pa ang galit ang anyo ngayon. Alas 6 pa ako nandito. And your phone cannot be reached? Wala ka sa boarding house at ngayon dumating kay lasing ka pa? Mataas ang boses nito at nagtitimpi ng galit. Isa namang sarcastic kong ngiti ang pinakawala niya. Pagkatapos ay ang pagak na tawa. Ano to? Unang-una, hindi ko sinabing maghintay ka ng ilang oras. Umuwi ka na o bumalik ka nila kay Leia. Tumalikod siya ngunit agad na hinagip ni Xander ang braso niya at iniharap dito. Ang labi niya automatic ang lumapat sa labi nito at sinihil siya ng mapusok na halik na tila binabawi nito ang ilang araw na nawala. Dala ng alak ay agad ng init ang pakiramdam niya. Umabot ang 3 minuto ang halik na iyon bago siya nito binitawan. Pack your things. Sakondo ka muna habang wala ka pang plano. Uuwi na lang ako ng Batangas, Xander. Bukas ang biyahe ko. Great! Nagpamewang ito at tumadikod sandali at pagharap ay naroon ang galit sa mga mata. Pumayag ako maging kahati ni Mario. Ngayong iniwan ka niya, iiwan mo rin ako? Didn't you agree to have an affair with me too? Affair? A secret affair na ino-offer nito sa kanya? Magwawalang lalo si Leia kapag nalaman niya ang tungkol sa atin.
I don't care about Leia or Mario or anyone else. Kukunin mo ba ang gamit mo o sasakay kang walang gamit? Hindi na siya nakipagtalo at kinuha ang gamit sa kanyang boarding house. Kalahating oras bago siya bumaba, dalang isang maleta at ang shoulder bag. Sa kanya nababalikan ang iba kapag uuwi na siya sa Batangas. Kinuha ni Xander ang maleta sa kanya at inilagay sa compartment. At bakit kasama mo ang lalaking yon? Seryoso ang tanong nito na hindi siya nililingon. Nakatuon ang tingin nito sa daan. I need someone to talk to. Halos pabulong niyang sabi sabay pikit at sumandal sa leather seat ng sasakyan nito. Pagod na siya mag-isip at pagod na siya makipagtalo. Kinuha nito ang kaliwang kamay niya sa kahinigkan. I'm sorry. Galing ako sa dalawang araw na conference sa Davao dahil hindi makakadalo si Mario dahil hindi pa maayos ang kalagayan ni Belinda. Hindi na ako nakapagpaalam dahil hindi kita makontak. Hindi ako tinitigilan ni Leia kaya kailangan ko magpalit ng number. And you didn't even text me? Nawala lang si Mario pati ako iwinalamo na rin. Tila panunumbat nito. Hindi na siya sumagot. Oras na malaman ni Leia ang tungkol sa kanila, mawawala rin naman ang binata sa kanya. Sa kondo kita ihahatid. Sa kondo ng kapatid ko. Matagal na siyang hindi umuwi doon mula na mag-asawa siya. Leia knows my condo and she might find you there. Tila lalong sumakit ang ulo niya. Pinanindigan nito ang pagiging kept woman niya. At siya naman ay sunod-sunuran lang. At dito muna po nagtatapos ang 7th kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 8 ng kwentong One Night Stand. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na din ang bell icon para lagi kang updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!